So, yun guys, pasensya na kayo at ngayon lang ulit ako nakapag ano, pag-vlog kasi nga yun busy tayo kay Lola. Maraming bisita, maraming gustong makita si Lola dahil sa nangyari. Busy tayo, taga-serve tayo, lahat-lahat na na ano na natin. So, maraming salamat. Gusto kong pasalamatan yung mga ano, mga supportive na subscriber natin diyan na patuloy na sumusuporta sa channel na ito. Maraming salamat at sa mga bagong subscriber, welcome po sa inyong lahat at maraming salamat sa pag-subscribe. Kung bago ka dito ay pakiclick mo na ang subscribe button dyan sa baba. Okay? Okay, hanggang sa muli po. Ako po si Orlywin. Later out. Wait, parang baliktad ah. Ulitin muna natin sa umpisa kasi sa dulo na to eh. Okay, play muna natin yung umpisa. Play. Time to eat, Miriam. Why you still feel pain? Yeah. Let me see. Still got also in your other. Yeah. You got also in your other eye. Red. You see? What happened to it? That's spreading. From what? From your fall. Where did I fall? In your room. Last week. You don't remember? Yeah. But you remember we've been to the hospital, no? Yeah, of course. Yeah, okay. Ay, hirap ng ganito. Ito pang pangatlong palit ko na to ngayon. Ngayong week na to. Biyernes ngayon dito. Kasi dumudugo pa din pag nakahiga si Lola, tumutulo yung ayun ko, dugo ba yun o pinapahid niya ng cream yung sa bukol niya. Kaya ayaw niya ng marumi, pinapapalit niya lagi, kaya puro palit tayo ngayon ng ano, ng bedsheet tsaka yan, mga punan dito sa Israel, no? Mahilig silang magbusina kahit di wala silang ano, tiyaga sa ano, sa traffic. Nahinto lang ng konti, ilang segundo yung kotse, bubusina na matindi. Sa Pilipinas, pag bumusina kang ganyan, baka bariling ka pa eh, di ba? Ay, nakita nyo kanina. Tinatanong na naman niya yung kung ano, paano daw siya na laglag. Hindi niya matandaan, si Lola. Ang kulit. Siguro pang-apat na ngayong araw na to yan. Binibilang ko eh. Ayan, ayos na naman. It's big, eh? Yeah. You feel pain? No. Yeah, this side. It's like an egg. You want to make it an omelette? Looks like man. Chitibria. My joke. Oh, then, you know I'm kidding. Huh? You know I'm kidding. But let's get some more like that, eh? You didn't get there. Another one, yeah. 3 hours later. Eh, kandila ni Lola tuwing Shabbat nag o bago Shabbat. Sisindi sila ng kandila para pag ano, tapos
pang nag-welcome sa ano, sa pagpasok ng Shabbat. Ayan. Tapos magpipray sila. Mga babae lang ang gumagawa nito. Tapos yung mga lalaki pumunta sa Beth Knesset. Ayan. So yun guys. Nga pala, ano, may kinakain ako ngayon yung nakakataba. Ito. Ito tsokolate ng ano to. Ng Israel. Pangalan niya Elite. Elite Chocolate. Ayan, masarap to. Ito yung mga pinapadala ko sa Pilipinas. Parang KitKat sa atin. Ayan. Masarap, nakaka-addict. So yun. Si Lola. Okay naman na. Kung nakita niyo yung kanina, hindi niya maalala yung nangyari sa kanya. Siguro dahil sa shock o dahil din sa kalagayan niya. So yun, sa tingin ko, dahil dun sa ano niya, sa pagiging ulyanin niya rin niya. Kaya pinayuan din siya ng mga kapatid niya na ano, wag na din sarado yung pinto kasi sinasara niya yung pinto niya eh. Tapos layo ng pagitan, dito yung kwarto ko, dun yung kwarto niya. So baka hindi ko marinig in case. Pero meron naman siyang ano, yung wireless na pinipindot, magre-ring yung ano, yung room ko. Actually, doorbell yun eh. Si Lola ay medyo makulit. Talagang paulit-ulit yung tanong niya kung ano nangyari sa kanya. Kaya kung pwede lang i-record, i-play na lang na ano, i-explain ang buong kwento, story ano nangyari. Kaso makulit eh. Hindi niya maalala ang nangyari. Sa't nakita niya na lang daw yung ano, yung sa salamin yung mukha niya, hindi siya makapaniwala na ganun. So yung pinayuhan na rin na mag ano siya, mag-walker sa loob ng bahay, pero matigas ang ulo ng matanda, ayaw niyang sumunod. Kaya pa daw niya, hindi, wala naman daw nangyari sa kanya. Yun, kaya wala tayong magagawa, ganun talaga, kahit yung mga anak, wala magagawa. So pumunta ako dito sa kwarto ngayon at dito lang tayo magbablog. So yun siya, meron siyang bukol dito na malaki. Hindi ko pwedeng maipakita sa inyo eh, kasi dahil sa security o sa ano nila, sa privacy nila. May bukol siya dito, tapos yung mata niya yung namumula, pulang-pula. Talagang kakatakot. Yun yung apo niya, natakot sa kanya, nag-video call. Tapos yung ano niya, bumababa yung ano, yung blood clot niya dito, yung hindi naman ano yun, parang mag na ano yun, na-shock yung ano niya, yung alam niya yung balat ng matanda eh sensitive yan pag na ano, manipis ang balat nila eh. Pag konting push lang yan eh mamumula kagad, magba-block. Tapos yung may iniinom pa siya na blood thinner o yung parang aspirin, na yung ano niya, yung dugo niya, konting bugbog lang ng konti, push lang ng konti na nangingitim. Kaya ganun nangyari, parang grabe yung ano niya. Pero sabi ng doktor, okay naman daw. Lahat ng mga result, okay. So, ang ano ko lang dito, eh, ang daming bisita. Talagang, syempre, all around tayo dito. Magsiserve ka, magluluto ka, mamamalengki ka. Kaya wala tayong oras na ano, mag-vlog, busy tayo. Kaya hangga't maaari, ginagawan ko ng paraan, pero wala talaga eh. Hindi, halos di ko na mahawakan minsan yung ano, yung telepono kung pag-busy ka. So yun, bakit ba ako kinuha ng ano ni Lola? May mga nagtatanong din na bakit. So dito ko i-explain guys. So ako, nagtrabaho ako sa kanila. Ano na ako dito eh. 6 years na ako dito. So nagtrabaho sa kanila, special visa na ako kay Lolo. Si Lolo meron siyang diabetes na at may Parkinson. So yun, mahirap ang trabaho ko noon. All around, linis bahay, luto ko pa, tapos blood check, sugar check every 2 hours before and after meal. Tapos anuin mo pa, i-maintain mo yung ano niya, yung exercise niya. Twice a day or once a day, ganyan, pumunta kami sa labas, nag-exercise. So yun, mahirap ang trabaho ko noon. Tapos nung namatay si Lolo, medyo lumuwag ang aking trabaho kasi nga wala na akong sinecheck na BP araw-araw, sinecheck ng sugar.
yun nga lang, focus ako sa linisan, sa luto, tsaka sa pag-assist kay Lola. Nung una, medyo mahirap mag-adjust kay Lola kasi babae siya. So, kinuha ko ni Lola as a, ano, parang utility man, parang assistant, ganun. So, una, mahirap kasi hindi ko pa kuha yung gusto niya kasi focus ako kay Lola, Lolo noon. Actually nga, nirelease ako niyan eh, nung November 2019. Ah, 2019, lalagay ko dito yung post. May vlog ako dito eh. Sinabi ko na yun nung vlog ko na, ano, na hindi ako i-release. Pero sa huli, inirelease pa rin ako. Tapos, nag-stay ako ng 1 month sa labas na walang trabaho. Kaya nakapunta ako sa Ilat, nakapag-vlog ako noon. So, yun. After a month, sabi ni Lola, bumalik ka nang sa akin, sabi niya ganun, kasi wala siyang makita. Walang magtatagal talaga sa kanya kasi iba talaga yung ugali ni Lola. Kung hindi talaga special visa yung pupunta sa kanya, eh, walang magtatagal. Eh, tayo, matyaga na tayo, tsaka SB na tayo, special visa. Kaya, no choice siya, kinuha niya ako. Nakapag-start na rin ako sa trabaho ko nun. Nag-resign ako kasi nga, tinawag ako ni Lola. Ako naman, sa akin naman, bakit pa ako magtsatsaga sa kukunin ko pa yung trabaho na mas mahirap, tapos hindi ko pa gamay, kesa dito nagamay ko na, diba? Kilala na ako ni Lola, kilala niya rin ako. So, ganun, naging, ano kami, nagbigay ako ng kondisyon na kukunin ko yung trabaho, at kailangan mag-promise siya na hindi ako i-release. So, hanggang ngayon, hindi ako ni-release. Salamat sa Diyos doon. At yun, depende lang sa usapan ninyong mag-amo. At mano naman ako doon sa promise nila na hindi nila ako i-release. So, kung i-release man nila ako, sa papalit sa akin, good luck na lang. Yun. So, dapat may mahaba siyang pasensya kasi mahirap talaga dito. Yun, nagpapasalamat din ako na si Lola maayos na. Yun nga lang, makulit. Ganun na talaga siya. At makakalimutin. So, nag-aalala lang ako pag naliligo siya. Kasi nga yung bathtub niya dun, ayaw niyang palitan. Gustong palitan ng anak, ayaw niya. Dito naman sa paliguan ko, ayaw niya. Sanay daw siya sa kwarto niya, sa CR niya. So, ang dami mga rason minsan ng mga matatanda na hindi mo magets kung minsan mahirap kunin ng logic. Hirap talaga. Diba? So dahil dyan sa mahirap na logic na yan ay mag-shoutout tayo. Shoutout natin si Nelia Oganlina. Yan, shoutout sa'yo. Si Musi Angeles at saka si Margie. Shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong panonood. So guys, yun, alam nyo na siguro ang dahilan kung bakit lalaki ang piniling caregiver ni Lola. So yun, sa mga hindi pa nakakalam, yun. So yun guys. Yun lang muna sa ngayon ang vlog natin at maraming salamat sa inyong support guys at kahit na late ako minsan mag-upload, maraming salamat sa inyong pag-support at sa mga silent viewers din dyan. Thank you, maraming salamat. So, dito ka natatapos yan ang ating vlog at hanggang sa muli, Orlywin, Litrout, bye!